And for today's video po, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit nga ba red flag or hindi pwede si crypto or cryptocurrencies sa ibang mga bangko po dito sa Pilipinas. And may mga nag-share kasi sa atin na bigla na lang daw po na-freeze yung account nila nung nalaman na yung pera po nila ay galing sa cryptocurrencies. And we have to be careful guys, kasi ayun nga, pag na-freeze yung account mo, yan dami pong requirements na hinihingi, kaya baka matagalan bago po yan i-release. Kaya ang question is, bakit hindi pwede si crypto sa mga banko at ano yung mga pwede natin gawin? Kaya naman no, dun sa mga interesado, ay tapusin nyo po ang video na to, nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea. Pero bago yan, hi guys! Kumusta po at isang mapagpalang araw po muli no sa ating lahat. Especially po doon sa mga bago jam dito sa ating YouTube channel. Please don't forget na mag-subscribe and click the bell button na rin, nang sa ganun ay araw-araw po kayo ma-update sa mga videos na ina-upload natin. Also, you can join sa aking Telegram channel. Pwede nyo rin pong i-like yung aking Twitter account, Facebook page, and also meron po tayong TikTok account. So ilalagay ko na lang ang mga link sa description section. Alright guys, so balik po tayo no, dun sa tanong natin. Bakit nga ba red flag si crypto sa ibang mga bangko? So hindi ko nila lahat guys no, dito sa Pilipinas, at ano yung mga pwede nating gawin. So number one po, we have to understand na si crypto ay hindi pa naman fully accepted talaga dito sa Pilipinas. And number one po, si bangko ay against yaan. Okay, and I know guys no, some of you ay may idea naman bakit hindi nga ba tinatanggap ni bangko pa yung cryptocurrencies. Kasi syempre guys, no, kapag si bangko ay tumanggap ng crypto, alam nila na yung pera ay hindi po mag-i-stay sa bangko. Labas-pasok yan. So parang ang mangyayari, parang gagamitin lang sila para maka-withdraw from cryptocurrencies, tapos ilalabas naman. So hindi nila magagamit yung perang dinideposit natin. So I think for me guys, no, correct me if I'm wrong, or if may iba kayong idea, pwede naman kayong mag-comment sa comment section. Pero I think that is number one, bakit ayaw nila na yung pera mo ay galing sa crypto tapos i-deposit mo sa bangko. And ayun nga, so hindi pa siya fully accepted nga dito sa Pilipinas. That's why we have to be careful, sabi ko nga. So kung magde-deposit po kayo ng pera sa bangko, make sure guys no, na hindi kalakihan. Kasi iku-question lang naman ni bangko yung perang tinatransfer mo, if nasa 500,000 yan, 1 million pataas, no, nag-deposit ka ng pera sa bangko, syempre iku-question nila yan. Saan galing pera mo? No, ano yung source of income mo? So pag sinabi mong crypto, automatic pwede po nilang i-freeze yan. Alright, pero I think kung 100,000 pa baba, hindi naman masyado ganun ka higpitan po. Okay, so we have to understand that. And we have to remember no, na hindi po kayo dapat basta-basta mag-send ng pera sa bangko, lalong-lalo na kung gamit po si cryptocurrencies. Alright, and number 2 is hindi siya tanggap or naka-red flag siya kasi ayun nga, no, lalong-lalo na ngayon may mga grupo po like InfraWatch PH na tinutulig sa no, yung ibang mga crypto exchanger dito sa Pilipinas like si Binance. So talagang pinapakita nila na ayaw nila ang crypto no. Though syempre guys, may mga crypto wallet na rin na accepted or may mga lisensya dito sa Pilipinas to operate like Coins.ph, Bymaya, PDAX, and marami pang iba. But still we know guys no, na hindi pa talaga yan 100% tinatanggap o hindi pa talaga sila open. Kaya I suggest guys no, ay mag-ingat tayo no. Let's be careful, marami namang ibang ways no para i-cash out yung crypto nyo. Like ang mga e-wallets no, pwedeng-pwede kasi tanggap naman 'yan dito. Huwag lang po sa bangko no, iwasan nyo po. Pero guys no, merong isang bangko na tumatanggap po ng crypto or pera galing sa crypto, which is Union Bank no. Itong si Union Bank, madali pong mag-open ng account diyan. Hindi ko siya in-endorse guys no. Wala naman akong mapapala pag in-endorse ko siya. Pero ayun nga, I suggest siyang gamitin nyo kung gusto nyo bangko ang gagamitin yung pang-withdraw ng inyong pera galing sa cryptocurrencies. Kasi, ayan, tumatanggap po sila. They are open, crypto-friendly nga daw sila. Actually, you can buy crypto gamit po yung kanilang application. So, pwede po yun guys. No? Pero, aside from Union Bank, wala na akong ibang alam. Maybe, kung may alam po kayo, comment nyo sa comment section nang sa ganun ay makatulong po tayo sa iba. Alright? So, sana ay maliwanag po sa inyo. And sabi ko nga guys, no, ay iwasan natin. Lalo-lalo na ngayon, no, iwasan muna natin. Huwag na muna kayong mag-withdraw or magta-transfer ng pera na galing sa crypto papuntang bangko, lalo-lalo na kung malaking halaga. Alright, pwede nyo naman unti-untiin yan. Basta huwag malaking halaga. Let's say may 1 million ka, no, galing sa Binance or ibang crypto exchanger, i-withdraw mo sa bangko. So pwede mo naman unti-untiin like 100,000 muna, 50,000 muna. So huwag malakihan para hindi po nahalata. And then pwede mo namang i-withdraw agad yan. Okay?
So, yun lang, no, ang gusto kong i-share ay, ayun nga, hindi naman kailangan matakot, we just need to be careful lang, no, maging matalino lang tayo, and be ready po, no, sa ginagawa natin. And do your own research muna, no, para lang sa ganun ay hindi po ma-freeze yung account nyo, so sayang naman. Okay, so yun lang na ang gusto kong i-share, guys, and hopefully ay nakatulong to, lalong-lalo na po dun sa mga nagtatanong. Maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.